Panginoon at nawa ay napapurihan siya sa oras na ito. Thank you, Lord. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. At isa pong pinagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Nawa ay patuloy tayong pagpalain ng Panginoon. Last Wednesday po ay hindi po alam kung anong gagawin ko dahil nagkaroon ko ng conflict yung schedule ko. At bigla pong nagpop-up yung invitation sa ano ko. At sabi ko yun pala yung ano na yun na inihintay ko. At nagsimula yung meeting nung Wednesday ng gabi alas 7. At may aatinan pa akong ano sa ng alas 8. At purihin po ang Panginoon habang nakabukas yung dalawang Zoom ko at nagpaalam ako kay sa instructor ng Galician. At isa po ako sa mapalad na nakapag-attend ng OTOD. At in-encourage po ang bawat isa na makapag-attend po pag nagsimula silang muli. At hindi ko rin po alam kung matatapos ko yung Galician. Dahil ang Galician po ay nasa second, pangatlong ano na po, chapter. Napakaganda po. Kaya yung mga training po dito sa Saudi Arabia, halos libre po yun. Na hindi katulad sa Pilipinas, pag nag-attend po tayo ng mga seminars at saka training, ay may mga bayad po yun. Obligado po tayo magbayad dahil wala namang income yung mga nagpupunta. Halimbawa galing sa Maynila, pupunta ng barangay. So, isa pong malaking privilege yun sa atin na nandito sa Saudi Arabia, yung mga mag-attend po ng pag-aaral tungkol sa Panginoon. Hindi po masasayang ito. Kaya po ini-encourage ko po ang bawat isa, yung time po natin. Dahil nandito na po tayo, hindi na po tayo makaka-atras. Kailangan na po, ibigay na po natin yung paglilingkod nating 100% or more than 100% sa Panginoon. Huwag po yung partial lang. Kung gusto natin mapapurihan ng Panginoon, ibigay po natin sa Kanya yung buhay natin, yung sarili na po natin. At ayun nga po, yung meeting last Wednesday, iba't ibang bansa po yung nandoon. At na-amaze po ako dun sa mga patutuo po ng mga kapatid, which is mga bishop at saka yung mga nakakilala na nagtuturo ng 1970, na sila po yung nag-ano sa China. Isa po sila sa mga nagdala ng milyong Bibles sa loob ng China, galing ng Pilipinas yung Bibles. Mga ginagamit po sila mightily ng Lord. At yung pong mga naging instructor namin sa LITS, kasama po sa meeting. At na-amaze po ako dahil ang sabi po nila, sa bawat paglilingkod po natin sa Panginoon, even pastor ka or ano pa yung position mo sa church, ay kailangan mo pa rin mag-aral na mag-aral upang makima yung revelation po ng Panginoon. Marami po tayong hindi alam. Kaya pag nag-open po, malaking privilege po, lalo na pag sa church, nag-open siya ng seminar or whatever na kailangan nating matutunan para makapaglingkod po tayo na maayos sa Panginoon. Hindi po natin pwedeng sabihin, oh, alam ko na yon. But marami pong revelation ng Panginoon. Magsisimula po ang aming pag-aaral ngayong araw na ito. Nag-enroll po ako
Bali, 6 hours siya. Matatapos siya ng alas 9 ng gabi. Magsisimula na siya ng alas 3. So, at nagpapasalamat po ako doon sa mga patotoo ng mga kapatid na iyon, dahil hindi po ko po nabanggit sa inyo, or ngayon ko palang babanggitin. Noong 2014 po ay nakarating ako dito sa Alcobar. At 2015, nung marinig ko po yung trumpet dito sa Alcobar, and after na marinig ko po yun, ay na-join po ako dito sa Sikaina. And then bigla akong nawala sa Sikaina. At yung dati ko pong nakasamang 1990 na church dito, na mga kapatid na nahuli po kami, ay na-meet ko sila, at ang gusto nila ay makasama ko sila muli. Subalit yung puso ko nandito po sa Sikaina, Sikaina 1. Kaya hanggang dito nandito ako. So, napakabait po kasi ng mga taga Sikaina 1, yung mga bumubuo nito. At tunay nga po tayo po ay patuloy na i-equip ng Panginoon. Ang pamagat po ng I encountered Jesus. Sino po ba ang naka-encounter sa Panginoong Jesus? Amen. Amen po. So, lahat po ng naririto ay hindi po tayo makakarating dito o kung hindi po natin na-encounter ang Panginoon. So, kung bakit nandito tayo, dahil na-meet po natin siya. At nandito tayo upang papurihan at sambahin siya. Subalit ang isa sa mga nakakalungkot when we encounter Jesus, ang iniisip po natin, wala po tayong kakayahan na makapaglingkod sa Panginoon, dahil yung iba mababa ang pinag-aralan o walang pinag-aralan, yung iba ay talagang yung bang laging ninenerbiyos, walang anong tawag yon, self-confidence. So salamat po sa mga tumutulong. So ang sabi po dito, pakitulungan din po niyo ako, pwede pong basahin po natin. Your presence is important than your ability. Amen po. Ang presensya po natin ay importante sa Panginoon than dun sa ating mga skills. Kakayahan. Meron pong ang nakasulat po, dalawa po yung your dito. Pwede po kaya nating basahin muli, lang ipapalit natin ay my. Sabay-sabay po tayo. My presence is important than my ability. Amen. Purihin po ang Panginoon. Bakit napaka-importante ang ating presensya kaysa sa ating ability? Bakit po? Because God will be the one who will empower your work and ministry. Amen. Hindi po yung kakayanan po natin ang tiningnan ng Panginoon. Amen. Yung pong ating presensya dapat po nating ibigay o ibigay sa Panginoon. Whether na ikaw ay nag-aral o hindi nag-aral, hindi po yun ang tinitingnan ng Panginoon. Yung kusa po, yung presensya po natin, ang importante sa Panginoon. Amen. Even me, nung time na po na tinanggap ko ang Panginoon, sabi ko, yung mga tumatayo sa harapan, talagang ano po ako,
mga nag-English, mga nag-ano yung ano, but nagsimula rin po pala sila doon sa zero. Wala silang kaalam-alam. So balit in-reveal sa kanila kung sino ang Panginoong Jesucristo. Ayon po sa Galatians 1 chapter 1 verse 24, ito po ang sabi ni Pablo. Pakibasa po. And because of me, they praise God. Sabay-sabay po tayo. And because of me, they praise God. Yan po ang sinabi ni Pablo. Bakit sinabi ni Pablo yon? Dahil po yung lahat ng nakarinig sa patotoo ni Pablo tungkol sa Panginoong Jesucristo ay pinupuri po ang Panginoon. And then, sa pamamagitan ng ating mga patotoo, kung paano natin ipakilala ang Panginoong Jesucristo sa mga taong nakakasalamuha natin, darating ang panahon, sila rin po ay magpupuri sa Panginoon. Tayo po tumayo at manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa oras na ito. Tunay nga po, Panginoon, na wala po akong may pagmamalaki sa inyong harapan, kundi ang aking katawan po, Panginoon, ang kaya ko lang ibigay sa inyo, Panginoon. Kaalaman, Panginoon, ay wala po ako, o Diyos, kundi nananatili po ako, Panginoon, na sumasandig sa inyo, o Diyos. Amang Diyos, tulungan po niyo ako, Panginoon, na magampanan ang manginiyatang niyo sa akin, Panginoon, saan man po ako makarating, o Diyos, na hindi maging sagabal ang anumang kapansanan sa aking katawan, Panginoon. At naniniwala po ako, Diyos, na hindi sagabal sa buhay po namin ang aming mga nararamdaman, kundi tanging kalakasan lamang po ninyo, Panginoon, ang inaasahan namin na aming mararanasan sa aming buhay. Karunungan po, Panginoon, wala po kaming pagmamalaki, kundi ang iniling po namin ang karunungan na nanggagaling sa inyo, ang ibigay po ninyo, Panginoon, sa amin. At ganyan din po, o Diyos, lahat po, Panginoon, ang makakarinig ng mga salita na galing sa inyo, o Diyos, pagpalain po ninyo, Panginoon, ang bawat isa, at palakasin po ninyo, Panginoon, ang aming mga pananampalataya. Maraming salamat po, o Diyos. Patuloy kong inihingi ang pagbuhos ninyo ng pagpapala sa bawat naririto at maging nanonood po, Panginoon. Maraming salamat po, o Diyos. Kaya po ang lahat ng pasalamat papuri ay tangi sa inyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po. Pwede po makaupo. Kilala po natin si Saul. Siya po ay si Saul na taga-Tarsus. Ang naging buhay po niya, siya po ay talagang napakagaling pagdating sa Luz. Nag-aral po siya, mataas po ang kanyang pinag-aralan. At talaga pong masigasig po niyang ginagampanan yung kanyang pinag-aralan o yung kanyang trabaho, na naniniwala po siya na yung kanyang natutunan na tungkol sa Panginoon ay yun na talaga ang totoo. Kaya po, wala pong ninuman na pwedeng kumalaban o makipag-debate kay Saul nung time na yon, dahil biyasa siya, bihasang bihasa sa batas. So, some side laws po. Ang pong naging ang nagturo po sa kanya ay si Gamaliel. Ano po? Subalit, nung ma-encounter niya po ang Panginoong Jesucristo, marahil nabasa po ninyo nung ma-encounter po yung buhay ay instead na Saul ay naging Paulo po siya, Paul. Siya po ay na si sa Tagalog po, di po ba Paulo?
Pablo. O Pablo. Amen po. Kala ko Pablo. Amen po. So, nung ma-encounter po niya ang Panginoon, meron, habang naglalakad siya papuntang Damascus, meron pong nagsalita na hindi lang po siya ang nakarinig, kundi pati yung mga kasama niya. Subalit po yung nakita niya ay hindi nakita ng mga kasama niya. Ganyan po ang Panginoon. Pwede pong marinig natin lahat, pero yung makita ng bawat isa sa atin na hindi natin pwedeng makita ng lahat. Kundi kung sino lang yung inibig ng o ginustong makakita ng Panginoon, siya lang makakita. So nung pagkakakita po niya nung liwanag na yon, ano pong nangyari sa kanya? Siya po ay nabulag. Nabulag po siya. At nung mabulag po siya 3 days and 3 nights, hindi po siya kumakain. At nung kumain po siya, siya po ay lumakas. At bago po siya kumain, pinuntahan po siya ni Ananias. Dahil po nagbigay ng vision din ng Panginoon kay Ananias tungkol dito sa taong to. At ang sabi nga ni Ananias na ito yung kumakalaban o pinahuhuli niya yung mga Kristiyano. Matapos po siyang ipanalangin ni Ananias, ano pong nangyari sa kanya? Nagbalik po yung kanyang paningin. Nung pong magbalik ang kanyang paningin at nakakain ng meat, siya po ay lumakas. Amen po. At makikita po natin, hindi po natin tatapusin, doon yung ano, baka... At makikita natin din sa Matthew chapter 5 verse 43, ang sabi po nito dito, ang Panginoon po ang nagsabi nito. Sabi niya, "You have heard people say, love your neighbors and hate your enemies." Ito po ang hindi po niya sinabi yung kundi yun yung mga nangyayari sa atin o sa mga tao. Love your neighbors and hate your enemies. Dito sa Shekinah 1, makikita po dito, hindi ko na ilalabas sa ibang church, kung makikita po dito yung lang close talaga, meron pa nga yumayakap dito sa akin na mga babae dati dito. But I know it is brother and sister li love yung dahil nung po kasi nung 1990s kapag nag-a-attend po ako sa mga Amerikano, sa mga sagawain ng Amerikano, yung mga babae po doon ay niyayakap kahit na sino. Lahat pag nagsimula dito ang tawag doon sa ano, handshake. Pinaikutan po lahat yan. Lahat, hindi sila tumitigil hanggat hindi nagalamano ba yun? Hansik? So lahat po ay nagkakaroon ng before pandemic po, itong pandemic na to ay nagkaganyan lang at nagkaganyanan yung mga magkakapatid. Ano po? Before pandemic, bihira ko na pong makita yun. Kapag nandito siya, kung sino lang nandito sa katabi niya, kahit katabi pa niya, ay hindi ayaw niyang iabot yung kamay niya. Tama ba o tama? Hindi tama. Correct. Nagkakaroon ng mayroong division tayo, which is tayo yung tunay na magkakapatid. Alam po ninyo bakit hindi ako yumayakap noon
sa mga babaeng yumayakap sa akin, ang kahit dito sa Sikaina, yung yumayakap ditong babae sa akin, hindi ko siya niyayakap. Noong time na yon, noong 1990, niyayakap po ako, binata po ako noon, ay nagkakaroon ako ng feeling pag niyakap ako. So mula noon ay hindi na ako nag-a-attend doon sa na yun, dahil unang-una po ay nagkakasala ako dahil nagiging negative yung aking nararamdaman. So kaya po hindi ko na po ginawa yung mag-attend doon sa ano na yun. So balit dito na po ako sa labas nag-a-attend. And sabi po ng Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 44, but I tell you, sabi po ng Panginoon, to love your enemies and pray for anyone who mistreats you. Amen. Alam po ba ninyo na si Pablo o si Saul, bago siya naglingkod sa Panginoong Jesucristo, bago niya kinilala ang Panginoong Jesucristo, alam po ba niya nangyari sa kanya? Yan po ang sinabi ng Panginoon. Nandiyan pa po ang Panginoon, nandito pa po sa lupa nung sabihin niya ito. Wala pa po si Pablo. After mamatay po si ang Panginoong Jesucristo, after 2 years po, ayon dun sa mga scholars, doon po lumitaw si Pablo. Ano po ang ginawa ng mga mananampalataya? Alam po ba nyo na siya ang naging target ng pananalangin? Amen. Si Pablo po ay bunga ng pananalangin. Tinarget po siya ng buong mga Kristiyano. Hindi lang po isa. Kaya po napakahalaga po ng sama-samang pananalangin, na sama-sama po tayo na mananalangin at sasabihin kung sino yung taong gusto nating ipanalangin. Kaya po nagpakita ang Panginoong Jesucristo sa kanya nang dahil sa mga panalangin iyon. Alam po ba ninyo ang bautis sa atin ay bunga tayo ng panalangin ng mga Kristiyano? Amen. Bunga po tayo. Amen. Kung ikukwento ko po yung buhay ko, hindi po natin maiisip na ako'y Kristiyano ngayon. Ay isang lingkod ng Diyos. But dahil doon sa panalangin, unang-una ang aking father, kaya po narito po ako. Napakahalaga po ng panalangin. Yung mga dito sa Sekaino 1, yung mga ginagamit ng Panginoon tungkol sa evangelism. Bago nila yayain o puntahan yung tao, ipinanalangin nila. Amen po o hindi amen? Amen. And then ganito po ang nangyayari na kinalulungkot ko dito si Kaina. Magkaan lang po ako ng feeling. Ang ikinalulungkot po dito, panalangin po tayo ng mga panalangin at yung kapatid ay gusto mo, dumami po tayo dahil hindi po yung kaligtasan, hindi po natin sarili. Kailangan po natin i-share doon sa mga kakilala po natin. So ipinanalangin po natin. Alam po pa ninyo, paupuin natin yung kapatid doon, yung bagong aten. Okay. Si Ate Apple, i-introduce niya yung bagong aten. So balit, kukunti lang po yung nag-entertain sa kanya. Naranasan na po ba ninyo nung bagong aten kayo dito? Antimano po ba? Hi, hello, ganun ba ang naging attitude natin? Siyempre, nag-ano po tayo? Nagmamasid tayo kung ano yung dinatnan natin o pinuntahan natin. Ganon din po sila. If they are welcome in this congregation,
babalik po sila pag na-feel po nila yon. Tama po ba o mali? If you feel na welcome ka sa isang grupo, of course, hindi ka mangingiming babalik. So, balit may narinig ako, sino ba siya? Hindi naman siya makakapekto sa akin eh. Kahit wala siya. Hindi naman siya kasama kong isinilang eh. Dito po sa, yung pungwag po na yon ay narinig po dito. Dito sa Sikaina. Na pinagdurugo po ng aking puso, na pinainiyak ko po yun. Nung marinig ko po yun. Nung sabihin po niya yung nung taong yon, yung salitang yon, umiyak po ako. Iniyak po sa Panginoon. Kailangan po nating mahalin ang ating tinuturing namang kaaway. Amen. Mahalin po natin sila. Wala, hindi man lin love, may balik yung pagmamahal na ibinigay natin sa kanila. Sino pong magbabalik sa atin? Diyos. Wala pong iba kundi ang Panginoon. Mahal po tayo ng Panginoon. Kaya po dapat natin mahalin lahat mo po kahit hindi sila man ng palataya. Ganyan po ang nangyari dito sa Sikaina. Kung bakit nagsimula tayo sa ganyang bilang, kung minsan nababawasan pa tayo, tama po ba? But kapag sila po ay welcome, na feel nilang welcome, katulad po ni Kuya Gladden, isa po siya sa patotoo dahil na feel niyang welcome siya sa atin. Kaya kung bakit kahit nasa Dubai pa siya, gusto niya makasama tayo. Amen. Dahil na feel po niya yung pagmamahal na galing sa atin. Amen. Ganyan po yun. Doon sa mga, in-encourage ko po kayo, lahat po ng bagong darating dito, let them feel na sila kapamilya po natin. Hindi po komo bago sila, ay kasi po ma-out of place sila pag walang nag-entertain sa kanila. Kaya lang po nagpapatuloy yung isang Kristiyano o yung isang tao kung dahil dun sa tinawag po siya ng Panginoon at napipil po niya dun sa congregation yun ay welcome po siya or else maghahanap po siya kung saan siya welcome. Amen. So, kahit po tayo kung di po tayo napipil po natin hindi komportable sa lugar na ito, ay hindi po tayo magpapatuloy. Katulad ni Kuya Leo, malayo pang pinanggagalingan niya, but dahil feel niya na tayo kapamilya, kaya kung bakit narito siya. Totoo ba Kuya Leo? Amen po. Amen po. Ito po ang sabi ng ito po ang sabi ni Paul. Ayaw lumipot. Amen. Ang sabi po niya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20, now then we are ambassador of Christ. Lahat po tayo na tumanggap at nanalig sa Diyos, tayo raw po ay ambassador. Makikita po natin or tingnan po natin dito sa Saudi Arabia. Yung ipinadala po na naging ambassador dito ng Pilipinas, they are proud. Di po ba? Anong trabaho nila? Sila yung representante ng Pilipinas sa Saudi Arabia. But mas mapalad po tayo dahil tayo ang representante ng Panginoong Hesukristo na siyang hari ng mga hari. Siya po yung pinakamataas sa lahat. Kaya dapat kung sila ay proud na proud
na maging representante ng kanilang bansa, mas lalo lamang tayo. Dahil lang rinirepresent natin ang pinakamaya, pinakamakapangyarihan na gumawa ng langit at lupa, kundi ang Panginoon. So dapat po natin, dapat po tayo maging proud. Di po ba? Yes. Nilagyan ko ng dalawang question mark. Ito po yung tatak ng E, but di ko na po yan. Ang sabi po dito, have you encountered Jesus? Ang sagot po, di po ba? Yes. And then meron pong isang tanong. Sabi niya, ano po ba nangyari nung ma-encounter natin ng Diyos? Katulad po ni Pablo, nung ma-encounter po niya ang Panginoong Jesucristo, ano pong ginawa niya? Sa Acts chapter 9 verse Acts chapter 9 verse 20, ang ginawa po ni Pablo nung ma-encounter po niya ang Panginoon ay ipinakilala po niya sa sinagoge o sa mga tao na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos at totoo. So, nung ma-encounter po natin ang Panginoong Jesucristo, ano po na po ang status natin mula nung ma-encounter natin siya? Maaring sabihin natin, Kuya, hindi ko kaya eh. Dahil may kakulangan pa ako eh. Wala pa akong alam eh. Sabi po dito, when we see God in encounter, it reveals our shortcomings. Totoo po ba yun? Amen. Yung kakulangan po natin, kapag na-encounter po natin ng Panginoon, maging yung mga kasalanan, ay nalalaman po natin. And there's only one appropriate response kapag nalaman po natin ito. Ano po ang dapat natin gawin? Repent. Tama po. We have to repent. Yes. Ang bawat isa po sa atin ay mga may shortcoming sa harapan ng Panginoon. Kapag nalaman po natin ito, dapat po tayong mag-repent. Lahat ng shortcoming na ating naranasan, kailangan po tayong humingi ng tawad. As we return back to God, the Lord clean us and forgive us. Tama po ba? Amen. Ayon sa John, 1 John 1:9 yan, at saka sa 2 Corinthians 5:17, sabi po niya, God clean us up by taking our sins away from our life and making us a new creature in Christ, but every day He works on us to make us what we need to be for Him in this life.
We have many flaws. Tama po ba? In our life, but God daily help us to change these flaws and to become the man that He desires us to be. Ganyan po ang Panginoon. How can I counter with God? Alam po ba natin na yung unang encounter natin, unang encounter ni Saul o ni Pablo, in-reveal po niya ang Panginoon sa mga tao. Pinakilala po niya ang Panginoon Jesucristo. Mayroon daw po tatlong practical ways to encounter God in His Word. Position your heart to meet with God. When we approach the Word in our times of prayer, we should position our hearts to meet with God. Habang pong nagbabasa na tayo ng Biblia or whatever na, na magpe-pray po tayo, we have to, kailangan po tayong iposisyon natin o i-ayos po natin ang ating mga puso, ang ating puso. Yung na, nakakapagbigay ng hindrance para makapag-concentrate tayo sa Panginoon, i-alis po natin yun. I-try po natin tanggalin even isang oras lang. Dahil habang tayo nananalangin, tumunog yung cellphone natin, madidistract na po na tayo. Kung gusto po natin ma-meet totally ang Panginoon, kailangan wala po nakaka-distract sa atin. I-try lang po natin yon. Kasi po na-try ko po habang ako'y nananalangin, ang nakalagay kasi doon sa ano, pag nakatanggap ako ng message, gumaganyan yung cellphone ko. Kaya nadidistract po ako. So subukan po natin i-off yung ano natin, cellphone, or ano man yung nakakadistract sa atin, para makapag-concentrate tayo sa pakikipag-usap sa Panginoon. Bigyan po natin ng honor, ng respect ng Diyos. Kasi kung minsan na kausap po natin ng Panginoon, and then bigla natin puputulin yun na ang gagawin po natin, sasagutin po natin yun. Sinong mahalaga? Yung nag-text sa'yo o ang Panginoon? Mga practical lang po na tanong. Kapag nagbabasa po tayo ng Biblia, kailangan po natin tanungin ng Panginoon tungkol sa revelation, kung ano po yung revelation para na, na ibinibigay niya sa atin. Totoo po na binasa natin yung Biblia, yung verse na yon, pero minsan ako naranasan kung hindi ko maunawaan. Kaya idinadalain ko sa Panginoon na i-reveal niya sa akin kung ano yung gusto niyang malaman ko tungkol sa verse na yon. Alam po ba ninyo na isinulat ang Biblia, hindi lang ordinaryong tao yung sumulat dito, kundi siya ay kinasihan ng banal na Espiritu. Amen. So, anong dapat nating gawin? Humingi tayo ng gabay sa Panginoon. And the Holy Spirit is the one who will teach you. And is the one who will reveal you. Kung ano ang naisiparana sa iyo o ipaalam sa iyo ng Panginoon. Sa tripo, habang kinakausap natin ng Panginoon, did we ask a specific question to Him? Naranasan na po ba natin na magtanong sa Panginoon na specific? Tingnan po natin ang nangyari kay Moses.
Ito po yung panalangin ni Moses habang kinakausap po niya ang Panginoon. Ito po yung question na sinabi niya, please show me now your ways. Specific question sinabi po niya sa Panginoon. Ayan po yung basahin po. Sabi niya sa 13, now therefore, if I have found favor in your sight, please show me your ways. Yung po ang sinabi ni Moses. That I may know you in order to find favor in your sight. Consider too that this nation is your people. Ano po ang sagot ng Panginoon? And he said, my presence will go with you and I will give you rest. Sa 15, and he said to him, if your presence will not go with me, do not bring us up from here. For sa 16, for how shall it be known that I have found favor in your sight, I and your people, is if not in your going with us, so that we are distinct, I and your people from every other people on the face of the earth. And the Lord said to Moses, this very thing that you have spoken, I will do. For you have found favor in my sight, and I know you by my name. By name, 18 po, Moses said, please show me your glory. 19, and he said, I will make my goodness pass before you, and I will proclaim before you my name, the Lord. Sa ibang salin po ay Yahweh ito. And I will be gracious to whom I will be gracious, and will show mercy on whom I will show mercy. Ganyan din po ang nangyari. Ang Panginoon po, once na po tayo nananalangin, siya po ay na... gawin po natin, para pong nandito lang siya po sa harapan natin dahil lang Diyos, kahit saan naroon siya. Kapag nagsalita po tayo, dinig po niya. Lahat po ng ginagawa natin, alam po niya. Katulad po ng nangyari kay Paul. Kay Paulo. O ako, kay Paul. Pablo. Narinig po yung salita, pero hindi po nakita ng mga kasama niya. Si Pablo lang po nakakita nung liwanag na yon. Hindi po nakita ng mga kasama niya. Ang narinig lang po nila ay yung salita ng Panginoong Jesucristo. So dapat po pagdanlangin po tayo yung respect at honor ay bigay po natin sa Panginoon, dahil po siya po yung Diyos na mas o pinakamataas sa lahat. Yung pong mga nandito yung mga hari or mga presidente, we are proud kapag nakarating tayo doon sa lugar nila. But lalo tayong dapat maging proud dahil ang pinagsisibihan po natin ay walang iba kundi ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Ang Diyos na magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Alam po ba, ito po yung ginawa ni Pablo. Saul, sabi niya, proclaim Jesus in synagogues. Siya po si Pablo. Sa 20 po, sabi niya, and straight away, he preached Christ in the synagogue, that he is the Son of God. So dapat din po, ganito po yung mangyari sa atin. Dito po pumapasok yung sinasabi natin, hindi ko kaya. But lahat po ay makakaya po natin. I can do all things through Christ who strengthens me.
magagawa po natin ang lahat. Amen. Sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo na siyang nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa. Magtiwala po tayo. What action you carry out when you encounter Jesus? Si Paul po ay ang action na ginawa po niya ay pinreach po niya o pinakilala ang Panginoon Jesucristo. Na wala pong pagkakaiba sa atin na dapat po natin gawin. Ano po? Ito po yung nagiging problema natin. In our situation, we need to equip. Si Paul po, ang nangyari sa kanya, nung may encounter po niya ang Panginoon, at the same time po siya, ay na-equip po siya. Kung bakit, hindi naman niya kilala ang Panginoong Jesucristo na i-share po niya o na ipakilala po niya. Ano po ba, what way to be equipped? Handa po ba tayong magpa-equip? Amen po o hindi amen? Amen. Amen. Kailangan po bilang Kristiyano, maging handa po tayo. Dahil po yun ay para sa atin. Ito po'y magagamit po natin sa paglilingkod po natin sa Panginoon. At unang-una po, kung mahal po ninyo ang inyong pamilya, yung tinanggap po ninyong buhay na walang hanggan, ay dapat nating ma-share sa buo nating pamilya. Hindi lang po sa pamilya po natin, kundi sa ating mga kamag-anak o sa mga kaibigan. Alam po ba ninyo, ang Diyos ay pag-ibig? So dapat po natin ibahagi ito. Hindi ba tayo malulungkot kung ang ating kapatid? Iyano ko lang po ito ha, pero nandun po tayo dun sa heaven, nakikita po natin nandun siya sa anon, gumaganyan-ganyan na humingi ng tulong sa iyo dahil mainit. Kaya po ba ninyong tiisin yung kapatid po ninyo na naroon? So ano po ba dapat natin gawin? Una po, magkaroon po tayo ng quiet time, prayer. Amen. Yung pong wala pa pong quiet time, alam po ninyo kung bakit nakapagsimula po ako, meron po akong commitment sa Panginoon. But it is long time ago, and then nakalimutan ko dahil ito sinasabi ko maaring sa katamaran o ayaw kong ibigay yung time ko sa Panginoon. Ayaw kong gumising na maaga, masarap matulog. But if we will commit sa Panginoon, dapat po mayroon tayong specific time na ibibigay sa Panginoon. Kailangan po natin. Kuya Jeff, kumusta? Amen. Kailangan po natin magbasa ng Biblia. Hindi ko po sinasabing hindi po tayo nagbabasa ng Biblia, kundi dagdagan pa po natin bukod sa quiet time, kasama po, kalakit po itong reading. Magbasa po tayo. And then makinig po tayo ng salita ng Panginoon. Hindi po yung habang may nagsasalita rito na ginagamit ang Panginoon ay nandun po tayo sa labas. Matuto po tayong bigyan ng time yung pakikinig sa Panginoon. Yung pong after 1 hour or 45 days, pwede na pong magandong kung ano po yung dapat natin gawin. Alam po ninyo, hindi po ang pastor po ay hindi po niya yung hindi po kasi maganda yung strictong but
this is the good way na dapat nating gawin. Number 4. Kapag nagbibigay po ng training or ito po isang magandang opportunity. Hindi po tayo pwedeng mag-attend dito hanggat hindi po tayo nagkukomito na nagbibigay ng time. Kasi pag sina katulad ko nung time na ano, sabi ko sayang naman ng Friday after kung ano kaila. Kasi po hindi po niyo na itatanong, nakatira po ako dati sa Katip, sa Alodjam. And then nag-a-attend ako dito sa Damam. 10 to 12, matatapos na po ng 12. And then kakain kami 1 o'clock. So yung 1 o'clock and then instead yung mga kasama ko po ay nakikipag halubilo sa mga kapwa namin Kristiyano. But ako uuwi na. Hindi po uuwi. Mag-ano ko sa ano dito sa Damam. Kahit walang pera, tingin ng tingin doon sa ano, nag-e-enjoy ako. Kaya yung aking mga kasama ay mabilis na lumago, ako ay kulelat. I mean, sila po ay na-equip. Ako po ay parang yung dati pa rin, nagbabantay ng upuan. Sinishare ko lang po ito. Kung tayo po, pagbibigyan po natin ng oras o time po, yung mga training na libre po na ibinibigay. Dito po sa Saudi Arabia, yung training, mga seminars, Bible study, libre po yan. Libre pa rin ang pagkain. Pati transportation. Man. Sa Pilipinas po, mahal po yan. Kailangan mong gumastos. But we are here already. Kailangan natin i-grab. Time lang po. Yung commitment po, ang ibigay po natin. Kaya po ba natin ibigay yung mag-commit sa Panginoon? Amen. Yung time po natin, na instead na magpunta tayo ng ano, na merong pag-aaral dito, hindi po ba tayo? Kasi pag nagpunta tayo dito, doon sa Cornish or Namasyal, at merong gawain dito, malaki po ang mawawala sa atin. Amen. Malaki po yun. Hindi lang natin mapapansin kung kailan po tayo dumidikit doon sa buhay dyan sa labas ay napapalayo po tayo. Hindi po tayo pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Amen. Kailangan kung sa Diyos po tayo. Kailangan, nandito na po tayo, kailangan maikot po tayo. Kaya po sa number 5, pakibasa po. Our presence is important than our ability. Tama po yan. Yan po ang kailangan ng Panginoon sa atin. Yung presensya po natin. Hindi yung ability. Dahil siya po ang magbibigay ng karunungan sa atin. Amen. Hindi ko po kayo sinermonan ha. Tapusin na po natin. Conclusion. Ang sabi po dito, what will be the best thing to do in order to know more about life of Jesus and to remember Him always in our life? Ang sabi po dito, continuously hearing the Word of God would lead us to know more about the life of Jesus. We should remember Him always in our life by putting His Word in our heart and mind. And by keeping in mind that we should always abide in it. So, nice po ba natin i-follow ang Panginoon? Amen. 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 Tumayo po tayo. Iniinyan po tumayo tayo manalangin. Bago po tayo manalangin ay ito po ang sabi sa Isaiah chapter 40 verse 25 to 26 and 28 hanggang 31. Ayan pong basahin ko. The Holy God as who compares with me is anyone my equals? Look at the evening sky.
who created the stars, who gave them its a name, who leads them like an army. The Lord is so powerful that none of the stars are ever missing. Don't you know? Have not you heard? The Lord is the eternal God, creator of earth. He never gets weary or tired. His wisdom cannot be measured. The Lord gives strength of those who are weary. Even young people get tired, then stumble and fall. But those who trust the Lord will find new strength. They will be strong like an eagles soaring upward on wings. They will walk and run without getting tired. Amen. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming maraming salamat po. Diyos, sa mensahe na ibinigay niyo sa araw na ito, Panginoon, tunay nga po, Panginoon, napakabuti niyo. Kayo ang Diyos ng pag-ibig. At patuloy mong tinutuwid ang bawat isa sa amin. Sa mga shortcomings po namin, ay patuloy mong pinangalam sa amin. O Diyos, tunay nga po, Panginoon, bigyan po niyo ng kalakasan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Makapagbigay kami ng time sa inyo, mag-commit po kami. At maging interesado po kami na malaman po kayo at ang inyong buhay. Maraming maraming salamat po. Idinadalang po ang patuloy na pagpapala sa bawat isa sa amin, Panginoon, dito. At ingatan po niyo sila sa bawat oras ng kanilang buhay, Panginoon. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Ang pagpapala nawa ng ninyo sa bawat isa amin ay makamtan po namin. Kaya ang lahat ng pasalan papuri ay tangi sa inyo lamang. Jesus name pray. Amen.